Kumusta kayong lahat mga kaibo na welcome back again sa YouTube channel natin na today panibagong video tayo. Sa video na to pag-uusapan natin itong natural source ng calcium ng mga alaga natin itong cattle bone. So isishare ko sa inyo kung ano ang kahalagahan ng cattle bone sa pag-aalaga ng mga alaga nating ibon. Bago tayo magsimula, mag-shoutout muna tayo. Shoutout dito kay Sir Glenn Mayor ng Bicol. Shoutout sa iyo sir, happy birthday po, salamat sa panonood. At shoutout sa mga mag-iibon dyan sa Bicol, happy birthday sa inyong lahat. At dito kay Sir Perez Maxwell Gonzalez. Shoutout sa iyo sir, happy birthday po, salamat sa panonood. At dito kay Sir Jason Basilio. Shoutout sa iyo sir, happy birthday po, salamat sa panonood. So yun, thank you mga kaibon. Pag-usapan natin itong kahalagahan ng cattle bone. Kung gusto mong malaman, mahalaga to sa mga newbie. Panoorin mo po yung video hanggang dulo. Yun, thank you mga kaibon. Welcome back again sa YouTube channel natin. Panibagong video tayo. Stay safe lang tayo palagi mga kaibon. Sana nasa mabuti tayong kalagayan. Ngayon sa video na to pag-uusapan natin ang kahalagahan ng cattle bone sa mga alaga natin. So disclaimer lang, ang masishare ko dito sa inyo ay base lang din sa kaalaman ko patungkol dito sa cattle bone. Kung ano ba ang kahalagahan nito sa pag-aalaga natin ng ibon. Meron kasi tayong dalawang senaryo ng pag-aalaga ng ibon. Meron tayong ibon na natin nasa labas at meron naman ang ibon na natin nasa loob. So halimbawa natin yung colony na nasa labas at yung mga mini aviary or aviary na nasa loob ng bahay. Unahin natin itong colony. Ano ba ang kahalagahan ng cattle bone sa pagko-colony? Mahalaga po itong mga kaibon na meron tayong natural source ng calcium sa pag-aalaga ng ibon. At mahalaga rin to sa mga colony kung gusto mo tipid ang budget. So sa pag-aalaga sa colony, dahil halimbawa yung colony mo na sisikatan ng araw, nasisinaga ng araw yung mga alaga mo na ibon sa umaga, isa na po yun na napakagandang vitamins na vitamin D3. So yun po ay isa sa pinaka-importanting kailangan ng alaga natin, yung vitamin D3 para sa mga masisiglang katawan nila. So halimbawa ang colony mo nasisinaga ng araw, kahit hindi ka na po magbigay ng vitamin D3 dahil po yan na po ang number one source ng vitamin D3, yung sikat ng araw. Sa pagbibigay naman ng natural source ng calcium, yan po ang cattle bone. Yan po ang natural source ng calcium ng mga ibon. So napakahalaga po niyan para po sa mga matitibay na buto at magagandang katawan, malusog na katawan ng mga alaga natin. At kung gusto mo naman ng natural na vitamins, pwede ka magbigay ng gulay 4 times a week sa mga alaga natin. Dahil kung nasa colony ka, gusto mo ng cheapest budget lang talaga, yan na po ang pinakang the best para maging successful din ang breeding ng alaga mo. Magbigay ka ng cattle bone at magbigay ka ng gulay na natural vitamins 4 times a week. So dyan pa lang po, dahil meron ka ng vitamin D3 sa sikat ng araw, ay magiging successful na po ang pagbibreed ng mga alaga mo. So sa pangalawa, itong mga ibunan na nasa loob ng bahay. Kapag naman ang ibon natin nasa loob ng bahay, kinakailangan po magbibigay tayo ng vitamin D3. Dahil kung ang alaga natin nasa loob ng bahay hindi nasisikatan ng araw, napakahalaga po na magbibigay tayo ng vitamin D3. Example po na merong kumpleto na meron ng vitamin D3 at meron din source ng calcium na vitamins ay ito pong sagupaan. Ito pong sagupaan, meron po itong source ng vitamin D3. Meron din po itong, kung mapapansin nyo dyan, meron po yan B12. Ang B12 po ay pantaboy sa mga sakit ng kagaya ng baliling, dahil yan po ay number one na gamot sa mga may baliling na sakit na ibon. So itong sagupaan, meron po itong source din ng calcium.
Dalawa po ito na source ng calcium, kung mapapansin nyo dyan, dalawa po yan, 10 milligram. So, napakahalaga nitong vitamin D3 sa mga nag-aalaga sa loob ng bahay or merong aviary. Dahil kung ang aviary mo, ang alaga mo, hindi nasisikatan ng araw, kinakailangan magbibigay kanyang 4 times a week na merong vitamin D3. So, merong mga vitamin din na iba. Basta siguraduhin nyo po ang may bibigay yung vitamins, merong vitamin D3. Dahil kailangan na kailangan po yan ng mga alaga natin. So, ito na nga po. Ano ba ang kalagahan ng cattle bone? Ang cattle bone po, hindi lang yan basta-basta napagkukunan talaga ng source ng alaga natin. Dahil ang cattle bone, siya po ay nagde-develop din ng sperm ng mga alaga natin. So, napakahalaga niyan na merong cattle bone sa mga breeding stage, dahil yan ang nagde-develop ng isa rin sa nagpapa-develop ng mga sperm ng alaga natin para maging fertile yung mga itlog. Sa mga hen naman, napaka-importante niyan para matulungan din yung ilalabas yung itlog ay magkaroon ng matigas, matibay na shell. So, mapapansin nyo, sa experience ko lang, nag-alaga tayo ng walang cattle bone, walang vitamins, halos minsan naglalabas talaga ng itlog na parang plastic lang, na parang walang shell. So, kaya napaka-importante ng cattle bone. Mapapansin nyo, mga alaga nyo, pag breeding stage na, halimbawa nag-mating stage na, kain po yan ang kain ng cattle bone. Kumbaga, iniipon yung calcium sa katawan nila dahil nire-ready nila pagdating na ng magkaroon na sila ng inakay, at kung sa mating naman, kinakailangan nila ng malusog na buto para sa pakikipag-mate nila sa mga partner nila. So kaya napakahalaga ng cattle bone, dahil kung mapapansin nyo sa mga breeding stage, kain ang kain ng cattle bone ang hen, lalo na yung cock. Pakatapos niyan mag-mate, bago mag-mate, kakain niya ng cattle bone, dahil po nag-iipon ng calcium sa katawan. So napakahalaga niyan, dahil maa-adapt po ng anak nila yon, ng inakay, kapag labas na po ng inakay nila, dahil maisusubo nila yung mga calcium ng yan para yung mga inakay nila malusog po. Mapapansin nyo kung wala halos gaanong calcium yung mga inakay, ang papayat po niyan pag walang calcium. So napaka-importante po ng cattle bone sa pag-breed, dahil yan po isang natural source ng calcium. Sa mga pababang inakay din, napakahalaga niyan, pampatibay ng buto para pag naglipad-lipad na po sila, matitigas yung buto at malusog yung katawan, dahil po merong calcium sila sa katawan nila. So yan po ang trabaho ng cattle bone. Nagpapadevelop po yan ng sperm ng mga breeder natin, mapahen or cock. Mas lalong importante po yan sa hen, dahil po siya po ay tumutulong mag-develop ng shell ng alaga natin. So hindi lang po yan basta dapuan ng alaga natin, kiskisan din po yan ng tuka para mapanatiling matalim yung tuka, at pag kinakagat nila yung cattle bone, pampatibay po yan ng tuka ng mga alaga natin. So mapabayo ko sa mga nagbe-breed or breeding stage ng alaga ninyo, huwag niyong pabayaan na walang cattle bone. Bigyan niyo palagi po, lagyan niyo po ng cattle bone yan kapag mating stage na yung mga alaga ninyo, dahil mapapansin niyo yan, kain ng cattle bone, dahil po yan ay pampadevelop ng sperm at pampatibay ng shell sa hen. So, pampatibay po yan ang shell ng ilalabas nilang itlog. So, yun po ang isang napakagandang source ng calcium, natural source ng calcium. So, pwede, kung walang cattle bone, pwede ba magbigay ng iba na vitamins? Pwede po magbigay ng ibang vitamins kung wala pong cattle bone. Basta make sure na yung ibibigay nyong vitamins, meron pong source ng calcium. Pwede kayo niya magbigay 4 times a week. So, yan po ang dapat niyong bilhin na vitamins. Tingnan niyo muna yung mga level
kung ano ba kataas ang source ng calcium niyan. So kapag bibili kayo ng vitamins, make sure na merong vitamin D3 kung ang alaga mo nasa labas ay nasa loob. Merong vitamin D3 at merong calcium. So pwede rin po tayo mag-alternate gumamit ng mineral block. Make sure lang kapag gagamit tayo ng mineral block, tatanungin natin yung gumawa, yung sealer, kung ano ba ang mga nakahalong ingredients dyan. Make sure na hindi makakasira sa mga alaga natin. So pwede po kayong mag-alternate ng ganyan. At kung wala naman talagang mineral block na mabibili at wala rin na cattle bone, at meron naman available na vitamins na meron kagaya nitong sagupaan, pwede kayong gumamit nito 4 times a week na ibibigay sa ibon. Ang paggamit nito, kada 4 na oras papalitan na po natin ng sariwang tubig. So ito pong sagupaan, mapapansin nyo dyan sa picture, meron po tayong nakalagay dyan na may arrow na merong vitamin D3, at merong arrow din na merong vitamin ay merong calcium. So importante po yan, pwede nyo pong gamitin yan kahit wala pong cattle bone at wala pong mineral block. So pwede po yan na gamitin alternate sa mga alaga natin. So sa gulay, napaka-importante talaga yan dahil isa rin yan sa source ng natural na vitamins ng mga alaga natin. Napaka-importante magbibigay tayo yan kahit 4 times a week. Meron tayong video dyan kung anong gulay ang pwedeng ipakain sa mga alaga natin. So yun lang mga kaibon, sana nakuha natin kung ano ba ang kalagahan nitong cattle bone sa pagkasama natin sa pagbibreed ng mga alaga nating ibon. So sana nakuha ng mga newbie dahil mahalaga po ito, hindi lang tayo basta mag-aalaga, kinakailangan meron din tayong mga idea kung anong kailangan na vitamins ng mga alaga natin. Tandaan, ang pinaka-importanting vitamins lang naman ng mga alaga natin para maging malusog, malakas, itong vitamin D3. Kung nasa labas ang ibunan mo, okay na po yan dahil yan po ay kung naiinitan, pwede pong maging source na po yan ng natural na vitamin D3, at magbibigay ka lang ng vitamin D3 kapag tag-ulan. So kapag tag-ulan, talagang sunod-sunod ng ulan, pwede ka magbigay ng vitamins na merong vitamin D3. Pero kung nasa colony naman, mas okay na po na kahit na wala dahil nakakapaglipad-lipad naman sila, basta yung importante merong source ng gulay. So at meron kang source ng calcium kagaya ng cattle bone. So yun po mga kaibon, sana nakuha natin kung ano po ang kalagahan nito sa pagbibreed. Yun lang, maraming salamat sa inyong lahat mga kaibon. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat.